Okay, magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. So ngayon, huwag kalimutan po mag-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. So ngayon mga kapatid, mayroon po tayong i-click na video. At ipong makikita sa video dito, by the way po mga kapatid, hindi po ito personalan na atake. Though ito po ay educational and spiritual purposes only. Okay, so ngayon, according po sa video na ating nakita, isang madre mga kapatid, mga kaibigan, mga followers, na sinabi niya na ang Katolik lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Yan ba ay totoo mga kapatid? So ating basahin mismo ang Bible kung sino ba talaga ang nagsasabi, either yan si Madre or yung Bible mismo. Okay, sabi ng Bible sa John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Dito po malalaman natin mga kapatid, mga kaibigan, sabi dito sa Bible, okay, no? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na ang tanging kaligtasan or ang paraan para ikaw ay maligtas only si Jesus Christ lamang. So ano ang gagawin mo? No, ikaw ay sumampalataya, tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. At sabi ng Bible, ikaw ay maligtas. No? Hindi po simbahan ang paraan para maligtas. Kahit anong simbahan ka, ang Katoliko, hindi po yan ang paraan para ikaw maligtas. Ang Baptist, hindi po yan para ikaw maligtas. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi paraan para ikaw maligtas. Ang Muslim, ang SDA, no? Ang Mormons or lahat, no, kay Kibuloy, no, lahat ng simbahan mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po iyan paraan para ikaw ay maligtas, no. So dito po malinaw mga kapatid na itong babaeng to nagtuturo, marami pang nag-likes, marami nag-share, talagang ma-deceive tayo talagang hindi mo malalaman yung katotohanan kung hindi mo babasahin yung Bible mo. Okay, so malinaw dito mga kapatid sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. No, so wala nang ibang paraan para ang isang tao ay maligtas, only Jesus Christ lamang. Kaya nga ang purpose mga kapatid, mga kaibigan, si Jesus Christ ay bumaba sa mundo, no? Siya ay nagkatawang tao para siya ay mapako sa cross. So, kung isipin natin mga kapatid, na kung ang simbahan mismo lang ang paraan para maligtas yung kaluluwa ng tao, so ibig sabihin ay wala na pong purpose, no? So, walang effect. Galatians, no? Chapter 2. Ano ang sinabi ng Bible sa Galatians? Do not frustrate the grace of God, for if righteousness came by the law, then Christ did in vain. So kung ang simbahan mismo ang siyang paraan para ikaw ay maligtas, then ang ginawa ni Jesus Christ sa cross ay wala yung bili. Did in vain yung ginawa ni Christ. So malinaw po kapatid, no? Magaling sila magtuwis. Magaling sila magbaliktad. O, tulad po dito, hindi ko ito kilala, wala akong galit sa kanya personal, but itong turo niya, isa po ay deception eh. No? Tinuturo niya na ang simbahang Katoliko mismo ang paraan para ikay maligtas. No, hindi po yan tama, hindi po yan totoo. Then the Bible tells us, in John chapter 14 verse 6, ulitin ko, Jesus said unto him, I am the way, the truth in the life, no man cometh into the Father but by me. So tandaan po mga kapatid, si Kristo lamang. Okay? So huwag kalimutan mag-likes, mag-comment sa baba, babasahin ko po, at mag-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel.
The Bible Truth Influencer. Maraming salamat and God bless po sa team.